Yo, what's up mga lodis, no? So welcome back again to my channel, mga lodis, no? So kumusta kayo? Yung nakaraan, yung vlog natin is nagano tayo, nagjaring tayo ng ating mga beta. Pinili natin yung mga magaganda at pasok na sa standard natin, ika nga mga lodis, no? So ngayon, panibagong vlog na naman mga lodis, no? So ano nga ba ang vlog natin ngayon? So mapapansin nyo dito, andyan yung ano ko. Hello ka muna. Ito yung mga accessories ko na parang naanohan ako eh. Masyadong nasa loob. So ang gagawin namin dyan, ilalabas namin yan. Yan, ilalabas namin. And then itong kahoy, hindi ko alam kung i-dispatch na namin to kasi masyadong bulky na stand, itong kahoy na stand na to. And then yung iba, wala namang malagyan, no? So sayang lang yung space. Yung space dito masyadong malaki yung ano, kumbaga yung sakop ng stand na to na kahoy. Kaya gagawin ko ngayon mga lodis, ito sa mga chubby. So gagawa ko ng setup na to, DIY setup na to sa pang chubby mga lodis, no? Pang malupitan gagawa rin tayo ng tubing. No, dito. So ituturo ko yan sa inyo. Ito na ano ko lang to. Kumbaga naisip ko lang kung anong gagawin natin dito mga lodis. So ayan, gagawin natin tong malupet na setup para sa ating tube effects mga lodis, no. So kasi kailangan ko na mag-stack ng madami, no, di ba? Pertabo mga lodis dahil meron nga kumukuha sa akin pertabo mga lodis. Ayun, kailangan ko 'yon. Then ito, dito ko siya ilalagay pahaba. So ito, nasimulan ko na siya. So meron pa akong mga shades na gloves. Papakita ko sa inyo na cut ko na yung mga ano, mga bakal. So papakita ko sa inyo mga gloves. Dito mga lodis, no, so ang gagamitin kong bakal, angle bar. Ayan. Baka mas okay ito sa akin. So ako lang gumagawa mga lodis. So ayan, nakat ko na siya sa 3 sizes at saka kung ilang ano. Ito yung pinakataas niya mga lodis. So baka gawin ko siyang 4 layers. Then panoorin nyo na lang mga lodis kung ano. Mag-ano na to, ibubuuin ko na to. Then mamaya papakita ko sa inyo kung nabuo na yung mga ano, yung mga shelves kumbaga. And then saka natin ilalagay yung sa pinaka stand, pinaka ano niya, pundasyon kumbaga mga lodis, no. So ayan, ayan, minano-mano ko muna mga lodis, inubos ko muna. So itong welding rod nakabili na rin ako, nakabili uli ako ng bagong ano, eskwala, kasi yung nakaraan yung kahoy napakan nabali. Kaya ito na bakal tsaka makapal. So nabili ko to, nasa 200 195, ganun. And then per kilo lang naman sa ano eh, sa mga ano eh, welding rod, depende. Tsaka maganda kapag may gamit kayo, may ganito welding machine para hindi na kayo mag aarkila mga lodis. So wala akong safety ano eh, ano ba tawag dun. Kaya ang gamit ko na lang is shades. Okay na to, sabayan na lang natin ang pikit kapag tayo ay nagpa ano na, nagpa lightning na mga lodis, no? So ayan, abangan nyo yan mga lodis, no. So susunod natin dyan yung tubing ng ano natin, kumbaga tinatawag ko na paulan, ha? Ayan mga lodis, no. So gagawin ko muna to mga lodis. Ayan mga lodis, no. So nakabit ko na yung ano, ayan, ito inuuna ko muna to mga lodis. So kapag nagawa kami ng stand, inuuna namin muna yan. Ayan, tapos ikakabit na namin dito dyan sa stand. Kaway ka muna. Ayan mga lodis, no. So may tagahawak pa ako. Siya si Luigi. Luigi. Ayan mga lodis, no. So yung dito, yung mga brace dito, hindi ko muna nilagay. Lalagay ko na lang mamaya kapag nakabit na natin para sure tayo. And then yung ginawa ko muna dyan, spot-spot muna. Hindi na muna siya naka full wheel, no. So ito, ganito sana yung gagawin ko. Ganyan, papasok. Ayan. Which is okay. Mas matibay yung ganyan.
pero nagkamali ako ng ano, ng size. Kaya hindi ko mapapasok lahat ng ilalagay ko dyan, kaya ganito na lang. So palabas siya. Okay yung ganyan mga lorries, no? So talagang yung ito, yung buong size na ito is makakain natin. Hindi tayo kakapusin sa sukat. Then syempre, diba? Maganda lang sa mga ganito kapag nakano tayo, aquarium. Para talaga yung fix talaga yung mga aquarium natin dyan, yung mga sizes natin dyan mga lorries. So ayan, kakabit muna natin to para mamaya all goods na mga lorries. Ayun mga lorries, no? So nakabit ko na pala yung ating stand mga lorries, no? So yung ginawa ko muna dito is spot muna. Ayan, makikita nyo hindi pa siya talagang purong winelding, no? Ayan, spot muna. Ganun lang. Sound effects ba, no? Makikita nyo ng mga lorries, talagang pantay na pantay yan. 4 layers, no? Yung taas naglagay din ako dito. Pero ang gagamitin ko lalagyan. Eto yun mga lorries, no? The next day. At ayan mga lorries, natapos na natin ang ating stand, no? So ngayon hindi na ako gagastos, hindi na ako bibili ng epoxy primer. So meron kami doon mga sobra-sobra, di ko alam kung anong kulay, siguro white or blue, mga ganun mga lorries. Pero ganun na nga yung ipipintura ko dito mga lorries. So naglagay rin ako dito ng kumbaga pinaka-bracing niya mga lorries, no? Para hindi lulundo man siya, konti lang, hindi talaga yung sobra mga lorries, no? Ayan, tingnan nyo yung mga welding natin mga lorries, talagang pulido yan, gawang DC. Ayan nga, napakita ko naman sa inyo na tapos na. So sa mga nagbabalak dyan mga lorries, ayan, sa mga gusto mong magpagawa, ayan, PM lang kayo sa ano, sa Facebook page namin, ayan, DC Aquatics. Ayan, visit nyo lang yan mga lorries. Doon tayo mag-uusap, no? Kung anong gusto nyo, size, customized na tanks, no? Sa mga 5 gallons, 10 gallons, mga ganun mga lorries. Kakayanin natin yan mga lorries. Pag around Las Piñas lang kayo, pwede na rin ako yung maghatid, no? Pero pag mga medyo malayo-layo, pick up nyo na lang siguro mga ganun mga lorries. Or siguro may lalamove na malaking sasakyan. So mahal nga lang, mas okay yung pick up mga lorries. Ayan, so yun mga lorries, maraming salamat sa panonood. Ayan mga lorries, sa mga hindi pa pala naka-subscribe dyan mga lorries, no, please subscribe mga lorries. And syempre don't forget to hit the like button mga lorries kung gusto nyo itong DIY na naman natin. So sa next vlog ipapakita ko yung pinaka setup nito, lalo na yung pinaka tubing mga lorries, no? So kung gusto mo rin maging updated sa next vlog, please ring the bell mga lorries, no? So hanggang dito muna tayo mga lorries, thank you very much.